Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon ay mag-update na tayo ulit sa mga charts. And syempre don't forget to subscribe. Ayan, tapos paki-press na rin si all button para palagi po kayong mananotify sa mga bagong uploads natin about stock market. And minsan, ayan, pag may time tayo, nag-upload tayo about cryptocurrency. So let's start with SPNEC. I-check lang natin ulit, ano. Tingnan natin daily chart June 2. Okay. Suspended pa rin 'to. 'Di ba? Suspended pa rin siya, guys. Eh. Ayan, kaya baktawan na natin, ano. Pero hindi pa rin natin 'to iaalis. Ayan sa list natin. And once na malip naman na 'yon, yung suspension niya. Of course, ma-update na natin ulit yung chart, no? So, ngayon, ASEN. Okay, proceed tayo for ASEN. Actually, na-hit na yung sinabi natin. O, diba? Nag-hold dito, guys, sa 5.48. Bakit po sinabi natin dito, possible malaglag? Diba? Kahapon, nandito lang siya. Kasi, kung pagbabasihan natin to, possible na marites nga, eh. No? And kung papansinin nga natin, ang na-hit niya rito is mas mababa pa rito sa may ano natin, ano, sa may previous low natin noong 2022, which is malapit po yan sa 5.41. Yung dulo ng week na to, saan ba yan? 5.35. Okay? Mahaba yung week dito sa may baba ng candlestick. So it means, okay, maraming bumili rito. That's why nag-close dito malapit sa may support natin yung price, no? And kasi ito 'yung pagbabasihan niyan, eh. 'Di ba? For sure malapit dito. Ayan, kaya akumbaga mas mataas 'yung chance na ma-hit 'to. 5.48. So ngayon, okay, paano 'yung magiging concept natin for this one? So maybe I think mag-ingat muna tayo for this one kay ASEN, because may ano tayo dito, eh, may trend line tayo, eh, di ba? So pag sinilip natin tong trend line na to, since nung nag-peak siya noong 2021. Okay, trend line na to. And even na siya ay nag-ano dito, nag-breakout, eh, pero lower high pa rin, ano. So it means parang naging continuation lang. And possible ang maging next target na natin kung hindi mag-hold dito, and kasi last resort na natin for ASEN 2, eh. 5.48, ano, support siya, ano. Okay. So, of course, maybe mas maganda nating silipin to sa weekly. Okay, kasi nalaglag na rin, eh. So, ang possible next stop for this one is, let's check. Ayan, kasi walang 3 days dito, eh. 1 week, 1 day lang, no? Pero sa mga ano, okay, pagka mag-chart ka sa mga CEX, especially sa crypto, no? Mga centralized exchange, may 3 days. Ito kasi 1 day lang yung kumbaga available, yung pwede natin magamit, no? So for this one, ang possible next stop natin, if ever man na siya ay bubuhusan, kasi since nasa weekly tayo, no, tapos hindi pa rin siya nagre-retest dito sa oversold. So meaning still possible pa rin na ano to, no, kumbaga masundan pa ulit ng isa pa. Pwedeng-pwede, guys, eh. No? Just in case lang, para kumbaga ano tayo, ready tayo. Possible dito, I think. Ayan. So, yung average niyan, 5.25, 5.32, 5.19. Okay, possible support natin to sa may horizontal. So, yun nga lang, kung ang pagbabasihan natin kasi, yung trend line, eh, kumbaga, ibang usapan to. Medyo malalim to, guys, no? And para ma-hit tong trend line natin before, since nung siya ay nag-peak, diba, 2021 yun, eh. Ito, oh,
2021 yan, kung siya ay magririta sa may trend line na yan, medyo malalim yan actually. 4.6 pwedeng ma-hit below, ano? Ayan, kasi dito lang tayo nag-base. 4.6 below, pwede. Kung siya ay magre-retest dito, guys. Ayan. And for the meantime, eto muna, since nag-hold naman dun sa may sinabi natin support, still possible pa naman na double bottom to, no? Pero pagka siya ay nag-print ng lower high and lower low, is still, yun nga, pwede pa rin malaglag as low as ito below sa 4.6. Okay, kaya dito, ayan, pagka bumalik tayo sa daily chart, medyo ingat lang for this one. Even though na tayo ay oversold na rito, ano? Same sa RSI and stochastic. So, medyo, kumbaga, hindi pa rin to safe na 100%, no? Na hindi na po siya bubuusan dyan. So, ngayon, dito naman, dito. Sa cryptocurrency naman, same bearish din, guys, eh. Diba? So, maybe merong news or catalyst kung bakit bearish yung market ngayon, no? Dito, okay, hindi nag-hold and possible malaglag tayo. Next stop, 2.6, 2.55, and even ito, pwede natin itong i-reconsider, no? 2.5, which is, ano to? First, second, third support. Okay, pan-third support siya right now. And kahapon, pang-apat siya. Since hindi na nag-hold dito sa may 2.65, no? So, maybe pwede ABC. Ayan. So, ito yung first move niya. Okay, possible ABC. Okay. So, pwedeng ganyan, ano? Kaya, since breakout to, pwede mag-retest. Okay, para ano yan, ma-retest yan, dapat malaglag dito sa 2.5. So, at least dito, guys, no? 2.5 or dito sa 2.44 area. Ayan. So, let's see, 200. Actually, malayo nga 200 na yun. Ayan. Tapos, APL tayo, guys. Ayan. So, dito naman kay APL, medyo sticky pa rin siya, no? O, diba? Still nag-hold pa rin dito sa may support natin, 0.0258. Pero yun nga, palagi po natin sinasabi, still bearish pa rin to because of this. O, diba? Trend line to eh, and channel as well, which is downtrend. So, pagka downtrend, hanggat walang breakout sa channel, still bearish to. Okay? For APL. Plus, yung sinasabi natin target dito before, eto yun eh, 0.02. Still pwedeng ma-hit dyan, ano? If siya ay di mag-hold sa may current support natin right now, which is, yun nga, 0.0258. Ayan. Then, i-check natin indicator, medyo, actually, medyo malayo, ano, dito sa oversold area. So, alas nasa gitna siya. 45, tama pa. 45, 44. Ayan. So, tignan na lang natin kasi mas safe na siya ay mapunta muna dito sa oversold area. Especially itong stochastic, no? And dapat may confluence para, kumbaga, mas matindi yung conviction natin, no? Then, APL, tapos PHA. Okay, for PHA naman. Ayan, so medyo nag-hold actually to. Ito si PHA, nasa daily chart. So ngayon, since meron tayo ditong gap down, tignan natin kung ma-feel dyan, ano? Ayan, kasi medyo nag-hold, it means pwedeng mag-bounce, especially sa lower time frame. Since nasa daily chart tayo, tignan natin. Ito muna si 200, no? Malayo eh. So, ngayon, sa 4-hour chart, medyo, ano siya, no?
reddish. Tapos ito, pwede pa itong mag-extend guys pababa. O diba, ito guys, so pwede pa mag-extend pababa. Extension sa 4-hour chart. So bukas tignan natin kung ano yung mangyari dito kay PHA, no? Since nag-hold naman, ayan sa may support natin, 0.2397. And sa big picture natin, nasa buy zone na to. Ayan. Pero yun nga, still pwede pa rin ma-hit to guys, ano, 0.1856, since wala pa naman tayong breakout dito sa ano niya, sa may channel niya, no. Ayan, sa lower time frame. Tapos last, Mary Mart. Last na tayo, Mary Mart. MM. Check natin to overall. Okay. Medyo ready siya ngayon, pero still malapit pa rin dito sa may ano natin, ano, sa may buy zone natin. Pero yun nga, still hindi natin inaalis na pwede itong malaglag as low as 1.05. Okay. And ngayon is mag-update tayo siguro dito sa may trendline, if ever naman na meron tayong makita. Meron nga ba? Ayan, so binura na natin saglit. So dito, possible ito yung trendline niya. Tapos sa baba, meron ba? So dito medyo pilit. Ayan. Ayan. So maybe ganito yung ano niya. Yung maging channel niya. Ano mo? So mukha naman channel guys. So ang next stop ay possible. Okay. Dito sa 1.11. Okay, pwede rito guys. 1.11. Oh, pwede nga, pwede, pwede. Yan, kasi meron dito, pwede. Oh. 1.12 or 1.11 guys. Ayan. So, pwede rito i-target kung siya ay malalaglag, no? Since sa daily chart, pwede pa nga itong malaglag actually. O, diba? Ayan. And overall, of course, still valid. Yes, of course, still valid. At pwede nga dito mag-stay yan eh. If ever na siya ay magre-rate sa 1.05. No? Ayan, basta kumbaga tumatalbog siya, goods pa rin yan, even though na siya ay malaglag dito sa 1.05. Ang mahirap lang kung siya ay mag-rate pa ng panibagong lower low, tas lower low pa ulit, tas lower high pa ulit, tas lower high, no? Ayan. And si 200 medyo kumbaga bumabalok to siya since bearish tayo. Okay, since April. Ayan. So eto muna yung ano natin dito, yung pinaka-update natin for Mary Mart, no? Ayan. And I think tapos na po tayo at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye.